Hi guys, maayong mood to, maayong adlaw, maayong gabi, magandang hali, kahit anong buenos dias, buenas tardes, guten tag, guten morgen, good evening, good afternoon, ug unsa pa rin ha, bahala na mong unsa yung oras, unsang language yung gamitin, basta kay maayo lang kita. So, ang aking gagawin ngayon is an art na naman, kasi project to ng anak ko last time to school. May nawa sila sa school na art, at saka naisip ko, nagawin siya with a twist. Gagawin ko para sa inyo, para sa mga bata, para sa mga teachers, or any, or kahit sino man sa inyong gustong gumawa ng art na ito. At sana magustuhan ninyo, at pwede siya pang decoration sa inyong wall, or kahit saan-saan. So please, keep on watching! Ready na ba kayo mag-arangkada, mga iyan o iyoan, mga manyag na binuhat, ang kakailangan natin ay mga kulay na, mga bond paper, puti at saka blue, tapos yung colored pencil natin, may yellow, may orange, at saka may white. Yung white, pwede naman siyang colored pencil din, pwede naman crayon. Kahit anong gusto nyo gamitin guys, pwede ang crayon, pwede ang colored pencil, pwede din ang colored pen, pero mas prefer ko ang colored pencil, at saka pwede din ang crayon. Pag wala tayong white na color pencil, pwede naman ang chalk. Kung may chalk kayo, kung wala, humingi kayo sa teachers niyo, ha? Kung pwede man lang. Kung meron din kayong crayon na white, pwede din. So, kakailangan natin at least one blue na colored paper, tapos dalawang white paper or bond paper na short. So, ang una natin gawin is hahanapin natin ang gitna ng ating one bond paper. So, ang inyong i-unbulol na naman, so pagpasensyahan nyo na. Kailangan yun din, na, guys, na mga pandikit yung glue. O ayan, guys, ang una kong ginawa, kayong white bond paper, yung half nyan, nasa ibabaw, kukulayan natin ng yellow at saka orange. So, idiin-diin ang mga yellow na color, damihan ang yellow na color. It doesn't need to be perfect, kailangan may kulay lang siya, yung halos 90-95% ng ating upper bond paper na kukulayan natin ng yellow, yung iba nakadiin, yung iba hindi. Tapos, yung orange, yung pang-shadowing natin yan, or parang pang-contrast ng ating yellow. So, kailangan din natin siyang mag-orange-orange dyan. Hindi kailangan lahat i-orange. Yung mga ibang part lang. So, yung sa center, huwag nyo masyadong abalahin dyan ang kulay. Pwede naman dito sa ilalim at sa sides. Pero, kailangan pa din may continuous tayo ng strokes na din ating pagkukulay para mas maganda, mas matingkad ang kulay. Idiin ng mabuti. Kung maaari lang, kung may mas matingkad pa ang kayong kulay na ang colored pencil, gamitin nyo. Ang ginamit ko kasi dito, yung yellow is yung yellow ng anak ko, kaya hindi siya masyadong matingkad, pero maganda pa din ang effect. So, ganyan lang talaga guys, be patient lang at kailangan nating makulayan ng mabuti. So, kung wala kayong pangkulay, tapos may mga makeup ang yung nanay, pwede naman. Yung yellow, pwede din. Kaya humingi kayo. So, ayan po, kung makikita nyo, it's not perfect. May mga white-white pa din. Kasi para ng sky, yung parang sunset or sunrise, yan po ang gusto nating i-achieve. Kung pwede naman. Kukulay-kulayan nyo lang ng mabuti, guys. Kailangan kung hindi pa kayo kontento sa inyong pagkukulay, yung contrast ng orange, pwede pa niyang dagdagan. So, ang next nating gagawin ay ang blue. Ang blue na color is bali yung half ng ating, anong tawag nito? Half ng ating bond paper, ganituhin nyo lang. Pwede namang hindi, pwede nyo i-diretso na kasi first time ko siyang gawin, kaya yung iyaan, medyo gulo-gulo ang paggawa, gulo-gulo ang isip. Pupunit-punit nyo lang siya. Ay, ano ba yan? Yung para lang siyang waves, guys. Waves. Yung mga alon ng dagat na pag ikaw ay nasa bangka at malakas ang alon ay aalog-alog. So, ganyan lang inyong gawin. Punit-punit pag may time. Yung pagpupunit nyo guys, kailangan may pagmamahal pa ng konti na kailangan makikita nyo na medyo naaayon sa ating waves. Hindi yung pwedeng kung mahirap or masakit yung pinagdaanan tapos pupunitin nyo ang papel na ito, wag, hindi tayo makaka-achieve ng ating kailangan gawin na waves. So ganyan, mas maigi. Pag merong yung punit-punit talaga siya, ganyan po. Depende na din sa inyo.
kung paano siya pupunitin. So, ganyan po ang ating i-achieve na mga pupunit-punitin. Yung sa iba ba, you don't need naman kailangan, hindi siya kailangan maging maganda na pagkapunit. Yung upper part lang kasi natatabunan yung laman yung baba. So, tingnan nyo lang ginawa ko. Tingnan nyo ang ginagawa niyong iyaan. Gawin nyo din mabuti at gayahin na hindi naman kailangan gayahin na 100%. Pero yung way ng pagpunit ko guys na ganito, mas maigi na para siyang may contrast ng color ng blue na medyo may lighter sa upper part. Go lang ng go, punit pag may time. So kung makikita nyo guys, kanya ng ating i-achieve na gawin sa ating waves. Yan pa ang magsisigdabing mga alon ng ating buhay. May matinding alon, may katamtaman. So may aangat, may pababa. Yan ang colored pencil na ginamit ko na white. Ito siya pang shadowing talaga to siya. Para siyang professional pen. Pero kung wala kayong ganyan, mas mabuti naman pag crayon or ito. Itong chalk na ito, mas matindi, mas maganda. Tapos, makikita nyo naman ang achievement natin dito sa pagkulay ng puti sa ating blue. So, para siya talagang alon. Tapos, hihimas-himasin ng konti. Konti lang naman. Tapos, continue lang ating gagawin. Yung parang achievement natin is yung puti ng alon, yung mga bula-bula sa itaas ng alon ng dagat. So guys, ang next natin gagawin is gagawa tayo ng sun. Meron tayong extra bond paper. Yan po ang kalaki na aking sun na napili ko. Kung gusto nyo mas maliit or mas malaki, pwede naman, huwag masyadong malaki lang. Ito lang ang gusto ko kasi katamtaman ang ganyang laki. Kahit anong pang circle nyo kung meron kayo, gawin nyo. Tapos mag-circle tayo sa puting ito. Pwede naman kayong kumuha ng mga colored paper na kung mayroon kayong afford na colored paper. Pati yung background natin ng sun, yung sky na kinulay natin ng yellow at orange, pwede din colored paper ang gamitin nyo para hindi mahirap, para mas easy. Pero mas prefer ko talaga ang may drawing, may shadow ng konti. So, itong white band paper, mag-circle tayo dito. Ito ang magsisilbing araw natin guys. So, yung circle natin yan, kukulayan natin ng yellow. Ididiin lang natin, kailangan natin medyo maganda or mga 90%, 95% talaga yung kulay ng yellow na matingkad na pagdiin. So kung meron kayong ibang pangkulay na mas matingkad, mas madiin, gawin nyo. Ito sa akin, ganito lang. Ko lang ng konti guys, kailangan natin siya ng orange din dito para sa shadowing. So, continue na lang muna natin ang ating pagkulay ng yellow para ma-achieve natin ang ating circle na sun. Kasi pag ganito lang, pag one color lang ang gamitin natin, parang napaka-flat ng ating sun. So, kailangan mas matingkad ang kulay. Tapos, gamitin natin ng shadow na pang-shadow na orange. So kung makikita nyo guys, yung outer part natin circle, ididiinan natin ng orange na color. So para siyang magiging sphere, para hindi siya masyadong flat. So yung outer part is pinaka darker na orange color. Tapos pa inner tayo ng lighter orange naman para naman siyang mag 3D talaga ang effect. So yan po ang closer look natin, makikita nyo para siyang 3D effect talaga at makikita nyo kung saan yung pinakadiin na kulay at saka yung pa-inner na medyo hindi na masyadong diin na orange. Tapos yellow na sa gitna para 3D talaga. Dahan-dahan sa paggupit kasi baka naman mapunit or hindi matama ang ating paggupit ay naku mag-uulit-ulit na naman.
So kailangan dahan-dahan slow motion ng konti. Patience is a virtue. Ano ba yan? Ulit-ulitan yung iyan. So dahan-dahan lang po at kailangan ma-achieve natin ang ating circle para lang po gaganda ang ating artwork. Ito po guys ay napaka-easy lang naman talaga siya, or for me it is an easy art na pwedeng gawin ng kahit na sino. Basta lang willing gumawa. Pag may gusto may paraan, pag ayaw ay maraming dahilan. So ganun lang po guys, be patient lang. Pag gusto niyo po talaga siyang gawin, makakaya naman. So ang gagawin natin dito is yan ang magsisilbing araw. Ang ating araw ng ating background. Kung hindi pa kayo kontento sa kulay ng background, pwede pa siyang dagdagan at idiin ang mga kulay-kulay para ma-achieve nyo. Pwede din kayong gumamit ng mga colored paper para mas matingkad ang kulay. Pero ito talaga ang pinaka gusto kong part. Siguro gagawa siguro ako next time ng colored paper, tapos isi-shade natin ng white. Hindi ko mapapromise guys, pero ito muna ang nagustuhan ko siyang gawin. Hindi ko pa na-try yung colored paper, pero pwede naman siya, bakit hindi? So now gagawa tayo ng, alam niyo na, parang bangka or sailboat. So yung sailboat na gagawin natin, at least may mga 8 centimeters yung lapad ng ating boat. 8 to 10 centimeters or 8 centimeters, mas maganda. Tapos magla-line-line lang kayo. It's not hard naman siguro po to cut these lines or to draw, kasi para siyang it's almost straight line lang naman ang gamit natin. So yung pag-drawing ko ng ganito, ika-cut natin ang dahan-dahan. Huwag nyo lang po isagad dyan. Kailangan yung center part is mananatili para nagsisilbing, anong tawag yun, pundasyon ng ating sailboat, yung para hindi matanggal ang ating, anong tawag niyan, yung upper part ng sailboat, yung sail niya, anong tawag doon. So ganyan lang po. Tapos yung center, huwag isagad masyado, kailangan meron siyang natirang nakakapit sa ating pangka. Tapos itong center, pinapointed ko yan dyan, huwag niyo isagad din masyado, kailangan i-pointed ang pagkat sa lower part. Ganyan po. So, matitira siyang ganyan. So, yan ang ating magiging silbing bangka. Tapos, ididikit natin ng ganito para may alon-alon siyang effect. O, diba? Maganda na siya, guys. Kulayin ko lang siya ng yellow at saka orange yung lower part ng bangka. Any colored, pwede naman siyang kulayan. Pwede kayong mag-design. Pwede kayong mag-tribal-tribal or any yung gusto yung gustuhin ang yung bangka na mag-contrast lang naman sa ating artwork. So yan guys, kinulayan ko siya ng orange para naman mas matingkad ang kulay. So yan ang ating achievement. Pwede na siyang idikit. Pero may papakita ko muna sa inyo. Ano ba yan? Nabulol naman ako. Ipapakita ko din sa inyo pag anong effect nito sa ibang kulay. Pwede din siya. Tapos yung yellow na yan, kulayin nyo ng chalk para may mga lighter part siya na magiging, anong tawag nyo? Magiging white or clouds. Pwede na siyang kulayan sa itaas ng white at saka nung orange na color. Pwede naman. So, pero mas ano lang talaga siya, mas artificial yung color niya. Pero siguro pag magawa, maganda ang pagkagawa, pwedeng-pwede po. So guys, ipapakita ko sa inyo ang part ng yellow colored na colored paper. So, hindi ko siya masyadong feel kasi hindi ko pa siya masyadong kinoncentrate na gawin. Pero pwede siya guys, makikita niyo naman. Dalawang kulay, dalawang shade. Yung isa is lighter, yung isa is darker. So, yung bali yung lighter is magiging sun natin. Tapos, yung darker magiging background. So, itong background, pwede na siyang kulay ng orange at saka nung white color. Tapos, ito ang magiging circle natin na sun. So, i-cut lang natin siya ng ganito. Pwede na siyang i-cut muna. Pwede din siyang i-color muna din bago i-cut yung kaya na itong gaya ng ginawa natin noong una. Nabulol naman po ninyo iyan. Pasensya na kayo guys. Hirap talaga ang inyong iyan magsalita. Kung hindi naman tayo sanay magsalita. Sanay ako magsalita sa mga kaibigan, mga kapwa, mga katrabaho. Pero yung parang ganito, mahirap.
Ayan, kukulayan natin ang orange, yung sides, para maging circle or sphere na naman siya. Tignan. So, hindi siya masyadong flat. So, color din pag may time, isa-shade lang natin. Yung outer part is darker. Tapos, pa-inner tayo ng konti na medyo lighter na. So, ganyan po ang maging effect niya. Kukulay-kulayan dito ng orange. Ang kulang lang dito, guys, is pwede siyang kulayan din ng chalk. So, siguro subukan ko next time ipakita ko sa inyo. Ganyan lang. Tapos, meron na siyang ganyan. Tapos, meron ka na ding bagay din siya. Maganda din siya. Pag naayos po ang pagkagawa. So, pwede niyo po subukan. Pwede niyo din subukan. Pero ang ipapakita ko or yung pinaka-outcome na ipapakita ko sa inyo is itong kinulayan natin. So, mas feel ko siyang gawin. So, ipagpatuloy natin. So, this time guys, kailangan natin ng mga bandikit para lahat ay kumabit. Ay, huwag naman yung ibang meaning ng kabit. Huwag yung kabit. Masama yan. Yung kumabit lang at kumapit lang ang ating ididikit. So, dahan-dahan at huwag masyadong marami ng hindi masira ang ating art. Tapos, pag masyadong mabasa ang ating mga pandikit po, punas-punasan ang daligire para naman hindi masyadong dumami at masira or magbubuhol-buhol ang ating paper. So, ganito lang po. Gayahan nyo lang, slowly but surely, basta importante, didikit. At ihanap natin ang gitna, medyo gitna lang naman, wag lang masyadong, pwede namang hindi siya maging center talaga, itong sa akin not 100%, medyo tabingi ang inyong yan, pero okay lang naman. So ang next natin ididikit is ating purse, yung first part ng ating alon. So pasensya na, buloy na naman yung iyan, ano ba yan? So yung lower part lang po ang ating didikitan. Lalagyan ng pandikit, huwag masyadong marami, yung katamtaman lang, yung tamang dumikit lang. So spread ng konta, yung parang spread ng ano ba yan, liver spread, ano ba, kahit anong spread. Basta i-spread ang ating pandikit at saka po idiin-diin ng konti. Yung katamtaman lang pagdiin, usog-usog, kailangan yung sides natin ay tumugma sa ating white paper. So, tingnan nyo, pwede siyang may mga shadow ng konti, hindi siya masyadong nakadiin. Or hindi na masyadong nakadikit pala. So, ito naman, continue tayo. Yung lower part lang talaga ang ating didikitan. Lalagyan ng pandikit para ito ay kumabit. Ay, Diyos ko Maria, Lord help. Huwag yung ibang meaning ng kabit, basta yung kabit na pangdikit. Ay, ano ba yan? Ganyan, himas-himas lang, yung parang naghihimas kayo ninyong manok na dahan-dahan, yung gusto nyo talagang manalo ang yung manok sa paghihimas, yung ganun lang ang paghihimas nyo. So, ano ba yan? Masama po ang sabong. Masama, huwag magsabong-sabong mga iyuan para hindi kayo batukan ni iyan. Ay, Diyos ko, Lord help. Joke lang po. So, ayan, continue lang po tayo sa pagdikit at nang matapos po ang ating dikitan portion. So, ayan na. Natapos na at natapos din ang ating pagdikit ng mga waves. Ganyan po ang ating style ng ating boat. So, para na po siya talagang painting, di po ba? Kahit naman siya cutting mixture ng drawing at saka yung dikit-dikit time. So, maganda din po siya. Dikit nyo lang ng konti, tapos dito sa center lang, huwag masyadong i-flat ang pagdikit para may mga shadow ng konti. So, ganyan lang po. Depende sa inyo. Pwede kayong gumawa ng dalawang boat. May isa sa taas, may isa sa ilalim. Pwede naman. Hindi naman pwedeng, hindi. Kailangan siyang pwede. So, pwede namang dalawang bangka. Huwag lang yung ibang meaning ng dalawang namamangka. Ay, ano ba yan? Bad na yon. Ano ba yan? Yung iyaan. So, tapos na po ang ating art. Pwede na siyang lagyan din ng ibang accent. Ano ba yung accent? Hindi siya accent. Pwede siyang lagyan ng why do birds? As Diyos ko Maria, Lord help. Huwag na, baka mabasag inyong mga pinggan dyan. So, yan. Lagyan natin ng birdie bird na lumilipad. Huwag lang yung masyadong flat na bird. Kailangan siyang, para siyang dalawang half na circle. Ganyan po, naka-curve dyan. Tapos, curve doon.
Tapos ko dyan. So, simple lang po at madali po siyang gawin. Hindi yung typical na talagang parang letter M ng McDonald's. Pwede din naman yun. Pero itong gagawin ko ay curve dito. Tapos curve na pang wings. Para siya iti-3D natin. Tapos curve din dyan. So, may birdie, birdie, bird na kayo. Tapos pwede siya nalagyan ng chan. Para may birdie bird na kayo, o di ba? So i-try ko siyang i-focus, i-focus mamaya. So yan po, mayroon siyang chan-chan ng konti. So para talaga siyang bird. So i-try kong i-focus ang paggawa ng third na bird natin para nang makita niyo kung paano ko siya ginawa. Sana maklaro. Ayan. Ganyan po. Tapos birdie birdie diyan para siyang i-3D niyo, mas makapal ang part ng ilalim. Pointed yung pakpak, parang ganyan po, ganyan, ganyan. Tapos, pwede siyang lagyan ng chan para magsisilbing katawan ng ating bird, bird, bird. So, ganyan lang po. At makikita nyo, maganda naman ang effect. So, kung gusto nyo ng mas marami, mas maganda, pwedeng pwede. So, yan na po ang ating art na nagawa for today. Sana po nagustuhan nyo at sana po ay gagawin nyo at subukan nyo nang makagawa kayo ng artwork na pwede nyo siyang pang wall decoration po. I-focus ko muna sa inyo nang makita nyo may konting mali dyan sa ilalim. Pero okay lang naman po siya. It's not a problem naman. So meron tayong para siyang contrast ng ating color na yellow-orange, yung sky, tapos yung blue at saka white. So ganyan na po. Sana focus maganda. Meron tayong mga why do birds? Ano ba yan? Napakantayin niyo yan. So guys, I hope nagustuhan ninyo ang aking art for today. I hope talaga na natuwa kayo sa ginawa ko. Pwede talaga siyang pang frame if i-frame niyo kung gusto niyo. Tapos i-decorate or display niyo sa inyong bahay. So mayroon na kayong art. Pwede naman kayong gumawa ng mas malaki nito. Mayroon namang mga papers na mas malaki, doble ang size. Ang sizes, kung gusto nyo gumawa ng ganito na doble ang sizes, pwede nyo po siyang gawin at mag-art-art kayo sa inyong bahay. So, I hope nagustuhan nyo talaga at maraming salamat sa inyong panunood. At kung sino man sa inyo gusto magpa-shoutout kay Ian, isa-shoutout ko sa Sunday. Hindi naman kayo guys, ano karami, kaya pa ng powers ni Ian na i-shoutout kayo. So, pag maraming na kayo, hindi ko na kaya siguro. Pero I will try my best man po. At magtutuon ako or bibigay ako ng oras na i-shoutout kahit sa Sunday man lang. Kasi yung videos ko lang naman po, ang mga videos ko at arts or cooking ko, I post videos 3 times a week lang po kasi hindi talaga kaya ng powers ni Ian. So mga yung nakikita niyo naman or napansin niyo naman po siguro mga Tuesday and Thursday po sa Pilipinas ang posting ko ng video at saka Saturday. So maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. So guys, I hope nakita niyo, frame ko siya. So, sample siya ng naka-frame pang display sa inyong bahay. Napaka-cute guys at sana nagustuhan nyo. At gagawa pa kayo ng, you can use any color naman po. You can be artistic, you can have mandala. Pwede nyo yung waves nyo gawin nyo siyang mandala or anything you can create or yung boat nyo gawin yung para siyang tribal na boat. So, pwede nyo siyang gawin. So, maraming salamat po.